Magandang araw, welcome back dito sa Milraps TV. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na bigay niya sa atin. Nagkaroon ako ng lagnat at ubo, sipon, at ngayon gumaling na ako. Salamat sa Diyos sa kanyang mga pag-iingat. At balik tayo ngayon sa mga para makapaglingkod sa inyo, magbigay ng mga impormasyon, mga tips patungkol sa ating mga kalusugan. So ngayon guys, ang pag-usapan natin ngayon tungkol sa mga pagkain na ang masasabi ko dito ay dapat talaga natin na iwasan. At kung hindi naman kayang iwasan ay kung hindi mo pala alam, siguro okay lang yun. Pero kung alam mo, dapat totally iwasan na, dahil napakasama ang mga ganitong babanggitin ko na mga pagkain patungkol sa ating kalusugan. So umpisa na natin guys sa yung magic sugar. Magic sugar guys ay sa mga iba-ibang lugar binibinta nila yan, na kahit na alam nila na ang magic sugar ay masama sa ating kalusugan, kahit alam nila na masama yan sa ating kalusugan, binibinta nila. So ngayon ang may dudulot kasi yan guys sa ating kalusugan ay sinisira yung urinary system, kasama na yung bladder, yung sa pantog natin. Yan ang tinitira ng magic sugar pag yan ang ginagamit mo, yung produkto na yan. Yan dapat talaga totally, sabi ko nga, kung alam nyo huwag nyong gamitin. Siguro kung wala kang alam, pero kung alam nyo, iwas na kayo dyan guys. Ngayon dito tayo sa pangalawa, refined sugar. Ang refined sugar guys, consider din yan na kasi base sa pag-aaral nila guys, ang refined sugar ay nagkukos yan ng obesity, diabetes, at marami pang iba, at saka cancer. Yan ang nakukuha dyan sa refined sugar. May mga yung ano guys, brown sugar, yun mas okay yun. Pero yung refined sugar, napakasama yan guys sa ating kalusugan, ayon sa mga pag-aaral ng mga tao na nagsusuri dyan. Nalaman nila na napakasama ang refined sugar sa ating kalusugan. Ayan. Ngayon, dako naman tayo sa number 3, MSG. Ang MSG guys, sa may nag-approve dyan guys na sa yung nag-approve sa mga pagkain, ina-approvehan na yan yung MSG. Kaso naging controversial dahil may lumalabas dyan sa pagsusurin dyan yung MSG. Yan pala ay isang toxicity. So
Ngayon, alam na nyo guys na yung MSG ay isang uri ng toxicity. Napakasama sa ating kalusugan, napaka harmful. Ayan. So dapat ay nating iwasan. Ayan ang masasabi ko sa video na to. Ngayon, dako naman tayo sa yung kindi guys. Ay ang kindi hindi masama, kaso nga yung ginamit nila na aspartin, anong basa nilang basta aspartin. Yan, isang uri guys ng sweetener na tinatawag na aspartin. Yan, na base sa pag-aral ng aspartin ay marami siyang ano, basta nagkukust din siya ng cancer. So maraming nilalagyan ng aspartin guys. Tingnan nyo dun sa makita nyo dun sa bandang likod yan guys eh, kung saan may nakasulat doon mga calories, mga ingredients. Pag may nakalagay na aspartin, iwasan na yung produkto na yun guys, dahil ang aspartin ayon sa pag-aaral ay napaka high risk, napaka delikado, nagkukush ng cancer. Hindi lang cancer, mga iba't ibang mga sakit na makukuha natin dyan sa aspartin. Ayan guys, dako naman tayo sa iba pa, yung soft drinks. Ang soft drinks guys, nagkukos din yan ng obesity, at hindi rin maganda yan sa kalusugan, dahil ang soft drinks karamihan yan ay asukal. So dapat ang kailangan natin gawin, iwasan na natin yan, i-maximize natin na dapat iwasan yung soft drinks, dahil nga napaka-delikado yan sa ating kalusugan. Ayan guys, dako naman tayo dito sa isa pa, itong cigarette smoking. Kahit nga ang gobyerno guys nagbabawal na napakasama ang may dudulot ng sigarilyo sa ating mga kalusugan, dahil maraming uring sakit ang makukuha natin dyan sa sigarilyo, dahil ang sigarilyo may tinatawag niya na amunya, mga iba-ibang mga masamang elemento na nandyan sa sigarilyo. Kaya nga pinagbawal yan ng lalo na sa ating gobyerno, pinagbawal yan eh. Kaso nga lang binibinta pa rin natin, dahil wala tayong magawa dyan. Pero sa katunayan talaga, napaka sama yan sa ating kalusugan, yung sigarilyo. Ayan, tapos dako naman tayo sa isa pa, yung alak. Yung alak guys, yan isa din yan na dapat nating iwasan, lalo yung matapang na alak.
Kasi ang matapang na alak, guys, marami yang pinibigay na masama sa ating kalusugan. Nagkaroon ka ng nervous, magiging ano ka, abnormal pag ano ka na sa alak, yung addict ka na sa alak. Mayroon dyan na nag-aral dyan tungkol dyan, dyan sa healthline.com. Marami siyang mga side effect na sinasabi doon na sa pag-inom ng alak. So yan, kailangan na natin talaga na itigil na pag-inom ng alak. At may option naman tayo, guys, yung red wine. Yan, pupwede yan. Depende yan sa alcohol volume. Siguro yung mga nasa 4%, 3%, yan, pwede yan. Dahil kasi ano naman yan eh, red wine maganda sa puso yan. Ayan. Sumunod, guys, yung beer. Ang beer, guys, ayon sa pag-aaral nila, guys, pag uminom ka ng beer, magiging ano ka, karoon ng yung tiyan mo, magkaroon ng lalaki ng tiyan mo, karoon ka ng bili, kala mo buntis ka. May mga iba pang mga side effect dyan, guys, yung beer. At meron pang mga daming mga side effect dyan na pag nainom ka ng beer ngayon. At sana, guys, at sa mga nabanggit ko ay may natutunan kayo doon. At kung mahilig kayo sa mga ganitong video, at huwag sana niyong kalimutan na i-subscribe tong channel ko, like, share, comment, at pakipindot na rin yung notification bell icon para updated kayo pag may video ako na bagong upload. So ngayon, guys, may nagpa shoutout dito. Shoutout kay Jisan Rombines, kay Nisi Garcia. Ngayon, guys, kung gusto niyo na ma-shoutout yung pangalan, maglagay kayo sa comment box hashtag MelRapTV shoutout para may shoutout yung pangalan nyo. At sa ngayon, guys, of the moment, yan lang muna ang ating pag-usapan ngayon. At sana sa mga nag-subscribe, at salamat sa mga hindi pa, anong hinihintay nyo, guys? Subscribe na kayo, guys, at hindi kayo dito magsisisi. Thank you. God bless.